nais namin isipin na ang teknolohiya ngayon ay mas mahusay kaysa dati. Subalit, may mga advance sa teknolohiya na umiiral na kung saan nakikita natin na nakamamangha ang nilikha ng sinaunang mga tao. Subalit, sa hindi mabilang na gera at walang dokumentasyon sa modernong wika, nawala ang maraming mga kaalaman tungkol sa mga nakaraang sibilisasyon. Habang naiintindihan at pinag-aaralan natin ang maraming mga teknolohiya na naimbento ng ating mga ninuno, marami sa mga ito ang nananatili pa rin isang misteryo. Narito ang 10 sinaunang teknolohiya na hindi pa rin natin maintindihan. Bago tayo magsimula kapatid, huwag mo sanang kalimutan i-hit ang subscribe button. Kalimbangin ang kampana, nang sa ganon, lagi kang updated sa mga bago nating content. Kaya, simulan na natin. Number 10, Telharmonium. Kinilala ito bilang unang electronic musical instrument sa buong mundo. Ang telharmonium ay isang malaking organ na tulad ng aparato na gumagamit ng mga tone wheels upang makalikha ng synthetic musical notes na pinapadala ng mga wire sa isang series ng mga loudspeaker. Ang telharmonium ay binuo ng inventor na si Thaddeus Cahill noong 1897. At noong panahon na yon, ito ang pinakamalaking musical instrument na nabuo. Si Cahill ay magtatayo ng 3 version ito. Ang una kung saan tumitingbang ng halos 200 tonelada. Ang setup ay binubuo ng isang koleksyon ng mga keyboard at foot pedal na kung saan maaaring manipulahin at kopyahin ang mga tunog ng iba pang mga instrumento. Kasama na dito ang woodwinds tulad ng flute, bassoon at clarinets. Pagkatapos ang paunang tagumpay na ito, si Cahill ay may malaking plano sa telharmonium. Nakakalungkot nga lang na ang aparato ay masyadong moderno sa oras na yon. At nangangailangan ito ng malaking enerhiya na hindi kaya ng panahon na yon. At isa pa, nagkakahalaga din ito ng $200,000. Number 9, Nepenthe. Ang gamot na antidepressant ay sinasabing gamot ng pagkalimot sa sinaunang Greek literature. Madalas din itong binabanggit sa Homer Odyssey. Nagmula ito sa Egypt. Ginagamit ito ng mga Greek para gamutin ang kalungkutan. Ang ilan ay nagtatalo na ang gamot ay isa lamang katang-isip. Subalit, ang iba ay iba ang pakiramdam. Dahil sa katangian nito na inahambing sa opium, ito ay isang teknolohiya na marahil ay nasa paligid pa rin natin ngayon. Subalit, hindi matukoy ng mga siyentista. Ang ilang mga mananaliksik ay sinasabi na maaaring ito ang opium, woodworm extract o scopolamine. Number 8, Antikythera Mechanism. Ang Antikythera Mechanism ay isang hindi pangkaraniwang artifact na inintriga ang mga archaeologists, classicists, historians at publiko sa loob ng mga dekada. Ang ancient Greek device ay ginagamit upang subaybayan ang paggalaw ng araw, buwan at mga planeta. Natagpuan ito noong 1990s ng mga maninisid sa paligid ng baybayin ng isla ng Antikythera. Naniniwala ang mga siyentista na ang aparatong to ay kabilang sa ika-isa o ika-dalawang siglo BC. Ang mga layunin ng aparato na ito ay hindi pa rin lubos na maunawaan. Subalit, ang construction na ito ay nakapagbigay ng palaisipan sa mga siyentista. Madalas din itong tinutukoy bilang analog computer dahil sa kakayanang mag-calculate ang mga solar year at lunar phase. Number 7, Roman Concrete. Ang Roman Concrete ay ginagamit sa construction ng Roman Republic hanggang bumagsak ang Roman Empire. Ang modern cement na ginagamit ngayon ay tumatagal lamang ng 80 taon. Subalit, ang Roman Concrete ay tila ageless. Ang sikat ay struktura ng mga Romano tulad ng Pantheon, Colosseum, Aqueduct at Roman Baths ay buo pa rin hanggang ngayon. Ang mga mananaliksik ay nakakita ng lihim na sangkap ng Roman Concrete na kung saan ay abo ng bulkan. Ang proseso ng paglikha nito ay hindi pa rin malinaw. At ang malaking problema ay mas matagal itong matuyo kaysa sa modernong semento ngayon. Number 6, Damascus Steel. Ginamit sa gitnang silangan sa pagitan ng 1100 hanggang 1700 AD, ang Damascus Steel ay isang napakalakas na metal. Kadalasan ginagamit ito upang makagawa ng mga kutsilyo at espada. Ito ay kilala na kayang humiwa ng mga bato at iba pang mga metal tulad ng mga espada na mas malambot. Pinaniniwalaan na gawa ito sa wood steel na matatagpuan sa Sri Lanka at India. Ang mga espada mula sa bakal ng Damascus ay ginawa sa pamamagitan ng pagsama ng malambot na bakal at semento at nawala ang pamamaraan sa paggawa nito noong 1750 AD. Marahil dahil ang panday na gumawa ng mga espada ay walang isang tukoy na recipe upang likain ng mga ito at ginagawa lamang nila ito gamit ang kanilang instinct. Number 5, Lycurgus Cup.
Ang Lycurgus cup ay isang chalice na gawa sa dichroic glass na kung saan nagbabago ang mga kulay depende sa ilaw na dumadaan dito. Ang kamanghamangang piraso ng sining na ito ay nagsisiwalat ng kaalaman na mayroon ang mga sinaunang tao tungkol sa nanotechnology. Ang tasa ay naglalarawan ng pagkatalo ni Emperor Licini kay Constantine noong 308 hanggang 324 AD. Kapag ang ilaw ay dumadaan sa tasa, nagbabago ang kulay nito mula sa opaque green hanggang sa isang maalab na pula na transcolent. Isang pangkat na mga mananaliksik mula sa Universidad ng Illinois ay sumusubok na bumuo ng isang mas sopistikadong struktura batay sa science na iniligay upang gawin ang Lycurgus cup. Number 4, Viking Compass. Ang misteryosong sandstone ang nabanggit sa Nora Sagas na nagpapakita sa mga mandaragat ng daanan ng lumubog ang araw. Ang Viking Compass ay gaya ng GPS ngayon. Hanggang ngayon, ito ay tinuturing na isang alamat. Subalit, natuklasan kamakailan lamang ng mga mananaliksik ang isang espesyal na kristal na nagpapatunay na totoo ang teorya sa Viking Compass. Unang natagpuan ito sa isang lumubog na Elizabethan ship noong 1952 sa Channel Island sa pagitan ng England at France. Sa tulong ng batong ito, matagumpay na nanavigate ng mga Viking ang Hilagang Atlantic patungo sa New World. Tsaka nga pala ang GPS ay hindi na-imbento hanggang noong World War II. Number 3, Metal Plating in Q-Tube Miner Complex. Isang sining ng ancient craftsmanship, ang metal plating sa Iron Pillar ay nakatayo sa Q-Tube Miner Complex sa Delhi, India at hindi kinakalawang. Ang haligi ng bakal ay ginawa sa panahon ng Gupta Dynasty noong ika-4 siglo AD. Tumitimbang ito ng 6.5 tons at nakalubog gumigit kumulang ilang daang sentimetro mula sa lupa at may makinis na ibaba sa antas ng mata. Naniniwala ang mga mananaliksik na ang bakal na ito ay may mataas sa halaga ng phosphorus upang mapanatili ang sinuunang metal mula sa kalawang. Number 2, Construction of the Pyramid ng Giza. Ang Pyramid ng Giza ay binibighani ang mga tao sa matagal ng panahon. Ang Great Pyramid na ito na itinayo noong 25 to 50 BC ay naisip na pinakamalaking istruktura na nilikha ng sangkatauhan. Isiniwalat ng siyentista na umaabot sa umigit kumulang 20 taon upang mabuo ang Great Pyramid. Sa kabila ng lahat ng nagawang pagsasaliksik, hindi pa rin malinaw sa mga siyentista kung paano itinayo ang pyramid. Ang ilan ay naniniwala na ang pyramid ay ginawa ng isang mas advanced na sibilisasyon 4,500 years na nakakalipas. Ang bawat isa ay may bigat na 2.5 hanggang 15 tonelada. Sa kakulangan ng mapagkukunan, imposibleng iangat ang mga ito gamit lamang ang mga ramp ng kahoy. Kaya marahil ito ay nagawa ng mano-mano. Number 1, Molten Rocks of Sacsayhuaman. Ang Sacsayhuaman ay matatagpuan sa lungsod ng Cusco, Peru. Ang mga bato sa pader ng zigzag pattern na ito ay sobrang napakabigat at kahit mga modernong makinarya ay hindi ito kayang ilipat. Ang bawat isa sa mga bato na ito ay may bigat na 140 metric tons. Ayon sa mga mananaliksik, ang granite wall na ito ay nagpapakita ng evidence ng pagkalantad sa mataas na temperatura at ginagawang makintab at makinis ang labas na ibabaw. Ang bumuo nito ay may gamit na advanced technology upang tunawin ang bato sa lugar at payagan silang lumamig at tumigas. Ang pader ay masyadong siksik na kahit ang damo o bakal mismo ay hindi maaaring dumulas sa pagitan ng dalawang malalaking bato. Ang mortar ay ginamit para pagdikitin ang mga bato at yun ang dahilan kung bakit nananatili itong misteryo. Ilan lamang to sa mga advanced ancient technologies na hindi kayang gayahin. Kung nag-enjoy ka sa video, ipaalam mo lang sa amin sa komento. Babalik kami agad dala ang isa pang kaalaman na para lamang sa'yo. Bago tayo magtapos kapatid, be sure na mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa ating channel para naman lagi kang updated sa mga bago nating content. Muli, maraming salamat sa panonood. This is Noel Polo TV. Kita-kits sa next video.